Kapag naka-snowball ang ONIC, pwede nilang kunin ang laban na to. And that was the match-up earlier na pinag-uusapan ng ating panel. Wise versus Kyrie. Magkaibang one veteran and one present para sa MPL. Magkaiba rin ang skill set. Now with this Karina, or should I call it Kyrina? Kyrina! Na biglang umusbong na flavor ngayon sa MPL Philippines. Yes, actually sila din yung gumamit noon, and ito yung delikado. Ooh, kapag ka nasobrahan ka actually sa vision, pwede kang salubungin knowing na Eve Matilda yung makakasalubong mo. Oo, Matilda Airlines nga pala ang ating nakikita exactly, ngayon. Exactly. At ang napakalaking risk noon para sa ONIC Philippines, kasi si Bimo parang tinulungan pa niyang mag-jungle yung Blacklist. Bukod sa nakuha na siya ng kill, naagawan pa siya kasi dalawa yun. So, wow. Really, ONIC Philippines, biglang 300 ang angat ng Blacklist. Isa pa sa magiging difference dito ng dalawang teams natin, si Oh My Venus for Blacklist siya yung nagro-rotate. While for Baloyski, siya yung nakiklear na minion wave. So, kumbaga yung kanilang command or yung vision sa mapa, medyo different. So, doon nagmamatter yung early rotation kasi iba yung possible na command nila sa mga teams nila. Magkaiba for sure. Pero Wise is now at level 4. At mukhang ang ganda ng farm. Nakuha niya yung Kramer ng maaga. Nakuha niya pa yung Crab Coin. At mauuna ang Blacklist sa formation pagdating sa Turtle Pit. Ayun na nga. Sumubok si Edward ng go. Tumama yung second skill ni Bimo. Pero super stun with the 1,000-pounder as Edward ay tatamaan, of course, ng Shadow Dance na meron si Kyrie. That is 1-1, Blacklist versus ONIC. Para sa ating dalawang mga teams, kumaga, alam nila na pupunta dito yung mga players, yung mga kalaban nila sa may turtle side. Mm-hmm. So, kumbaga, pag nakakita sila at nakasalubong sila, automatic, binibigyan nila agad. Kinagandahan dito para sa side ng ONIC is that meron kasing hold si Bimo. Now, for Blacklist International, ang kailangan naman nilang i-take note is si Bimo dito, may tendency kasi siya na mag-overextend. The last time na nakita natin ONIC Philippines versus Blacklist, binaban nila yung yung kanilang panalo, binaban nila yung Aldous and Estes, pero this time may Karina silang sagot. Mukhang itutuloy pa rin nila. Venus, pulado ngayon, pero may mga swipe movement si Aji to save him as Wise! Sa ONIC, so yung mga kailangan nilang batayin. Speaking of! Blacklist is down. May pin na gagawin si Bimo dito, pero hindi magiging enough as Blacklist will punish the rotation coming out from ONIC. And sa series ng Blacklist at ONIC, ngayon lang ata ako nakakita ng delayed turtle attempt. Oh, na usually laging may isang nakakakuha. Parehas sila. Parehas eh. Tsaka dito lang din natin nakikita na after makakuha ng kill, hindi pa rin dumediretso yung mga teams natin. Kasi alam nila na pwedeng pumasok anytime. Nakita naman natin yung Hurricane Dance kanina ni Bimo. But again, Blacklist International, take note, nakadalawang kill na si Wise doon at Aldous too. Exactly. Two. Here we go. 2-0-1 with the Aldous. At 3 minutes. Napakagandang farm nito. Napakagandang start. How dangerous is this, Chantel? Magandang start sa Aldous, magandang farm, level 6 as of the moment. Ang kalaban niya na si Kyrie, kaka-6 lang din. Napakalambot ng ibang members, lalong-lalo na yung Nathan ng yes. ONIC. At saka dito, para sa Blacklist Eternal. Snowball Hero ang Akai. At kailangan ayusin to ng ONIC Philippines. Here we go, nakabang si Dlarski sa baba. Pero wow, Spider Senses mula kay Oheb with the missiles. Blender in. Naglabas din ang mga Gloom. Sumipad na naman si Venus. As si Bimo ay umigod na with the Hurricane Dance. Medyo magulo ang targeting, pero si Edward naman kuha ng turtle. Sabay sinapak si Baloyski. This is Blacklist International. May lead na naman. Sabay nag-activate pa ng ultimate. Nag-activate nga. Boom! Fake lang para kay Wise. Kailangan manipensahan ni Wise din yung top lane. Napakabilis para sa kanila if ever man na mag-go dito ang ONIC. And again, Blacklist International, nakakuha sila ng objective dito with the hands of Edward. Tapos nakakuha na naman ng kill si Wise. Ito yung mga sinasabi natin. For ONIC, kailangan bantayan nila kung kailan sila papasok. Kasi Blacklist International, they're all over the place. Yun nga eh. Lahat no, parang pati yung bottom lane, this is Edward manning up to the Paquito, also having the turtle shield. Oh, nasa kanya kasi yung turtle buff eh. So, extra damage para sa kanya for sure. At syempre, meron siyang shield. Pero may ikot yata sa bottom lane. Okay, saglit na wala. Doon yung Barats. That is an off-cam kill na meron. Pinag-uusapan pa lang natin si Edward doon. But Chantel, this time, top lane ang focus natin. Oheb versus Marky.
interestingly, si Marky ang lamang sa levels. Yes, for Marky kasi, ang kinagandahan kasi dito is mas malaking range niya as compared to the Lunox. Pagka pinilit kasi ni Ohe with a Chaos Assault, pwedeng i-burst siya automatic dito ni Marky. So, yun yung makakailangan din na bantayan ng Blacklist International considering na ang movement ng ONIC nasa top lane na specifically Bimo, ibig sabihin, nakafocus na sila on giving Marky the space. Actually, kaya nga, pumunta na si Venus din kasi alam niya na nahihirapan si Edward. There you go. May onting pag-amba kay Venus. Pero nakaramdam na din ang ONIC. Pumunta na rin si Bimo. Bimo versus Venus. Ladies and gentlemen. Pero, kung mapapansin naman natin yung ONIC, sila na yung nagpo-focus sa turret push. Dito naman nga sila lumalamang against Blacklist. Kasi Blacklist kanina, nakakumpol sa may middle lane yung kanilang team fight. Kaya na-open yung mga sides nila. Here, which kind of means na ang ONIC Philippines ay nakapag-farm ng mas maganda. In a way, kahit lamang ng kill sa Blacklist, sila yung lamang ng ang lamang ng Blacklist ay konting-konting gold lang at makakuha pa ng turtle lang. ONIC sabay may set up. Wow. Hurricane Dance the Shadow Assault combo na meron si Kyrie pero nagliparan. Ooh. Of course, sino pa palilipad? V-Wise, pero may counter goes in Mr. Bimo. Bimo Supremo na pinagsasapak ngayon ni Wise. Ooh. At doon naman sa gilid na ko Venus with the glooms. Nako, nauntog si Kyrie. Sabi ni Wise, alam ko ang pakiramdam niyan. Pero buti na lang, hindi siya tinuluyan. Blacklist will take kills, pero in the top lane, may trade ang ONIC. Sobrang lupit ng ginawa ni Edward doon. Una sa lahat, ang nakuha niya ng Daytona's Welcome ay si Kyle. Tapos yung flicker niya, palayo sa team niya, pero at the same time, may tinamaan pa siyang isang hero for the instance, for the extra stun. So, Edward really won that post-turtle fight. Grabe. Para sa Blacklist International. Also, habang nangyayari yun, napakaganda na napasok dito ni Venus ng kanyang Circling Eagle. Kumbaga yung naging tandem dito ni Haji and Oh My V para mailayo yung mga players ng ONIC. Pero hindi na sila nakatakas because of the slow. Taas ng zone. Ang taas ng zone na ginaatid ngayon ng Blacklist. And even Edward giving Wise the farm that he needs, lalong pinapabilis. Napakarami na nating monikers na tinawag kay Edward. Edward Balboa, Edward ano pa ba? Edward Pacquiao. Edward pa nga. Edward. Pero ngayon siya si Edward the Dinosaur na pero kasama this time si Kyrie at si Dlarski na kapag 1-on-1 kay Wise. Ooh! Wise sumusubok ngayon but Kyrie with an outplay doon sa Shadow Dances. Nandun na pa sa madang likod sina OF and Venus for the retaliation redemption play. Lumipad si Venus. Si Bimo ang natake. Ounce and Banner para kay Bimo. Void Crystals for the slow. Mag-aambahan muna. Blacklist International, I feel na ONIC, they know na ang dami pa rin nilang trade na pwedeng makuha. Tulad dyan. Level. 7 seconds on this turtle, Chantel. Mukhang reset na naman tayo. Talagang reset para sa dalawang teams natin. Again, yes, nakalamang dito yung ONIC in terms of the push, pero kasi iba yung vision na pwedeng ibigay dito ni OMIV, given na Matilda yung gamit niya. Isang guiding wind lang niya, pwede makatakas dito mga kakampi niya. And ONIC, ang pinaka-crucial dito is kung paano makakaipit si Bimo. Kasi remember, nung isang turtle fight natin, nakapag-set up siya ng play, pero Blacklist ang tumapos ng team fight. Ayun na nga eh. Well, tignan natin. Kyrie, napakabilis ng Karina. The retribution ay sa kanya mapupunta. Kinagat ngayon ni Edward. Nagkasabayan pa. Look at Haji. Sa kanyang position, lumabas lahat ngayon ang ONIC. Pero nandun sinabi mo na kalahati ang buhay. Super position won't connect. But meanwhile, Kyrie ay dinilaan ng dinosaur, Edward. And of course, Ohe taking down Kyrie. Eto na, for ONIC, sila ang nakakuha ng turtle. Pero again, they took down Kyrie for Blacklist International. Para dito sa Blacklist, dito na natin nakikita. Sumasama na from time to time si Ohe pagdating sa teamfight. So pwede na silang umengage for a turret push. Pero ang kailangan naman nilang bantayan, si Dilarski kanina pa nasa bot. Yep. So, nabibigyan ng economic advantage ng sa ONIC Philippines dahil dun sa movements ni Dilar. Kaso nga lang, nalulugi sila sa teamfights. Kung papansinin mo, freely nakapunta sa backline si Edward. Again, kakaibang klase ng Daytona's Welcome. Usually, ay ibabangga mo papunta sa team mo. Pero siya, ginagawa niya, pag meron siya Daytona's Welcome, meron siya nakain, binabanga niya doon sa mga teammates. Tapos, ililayer nila ng ultimate ni Haji na nasa gilid para extra chain stunts. Napakagandang plays coming out from Edward. Pinapasa niya eh. Mm-hmm. Kumbaga, alley-oop play. Alley-oop play eh.
Kumbaga para siyang, alam mo yung ibon kapag finifeed yung mga anak niya, ganun eh. Pinapasa doon. Tinutuka muna, tapos dinudual. Pero makikita natin dito, Blacklist International, ang taas na ng farm ni Wise. Exactly. Napakabilis niyan for a 10-minute game time. Kumbaga, kaya napakatapang na ngayon ng Blacklist na mag-set. At saka 4-0-3 pala si Wise. Ooh. Exactly. 7 kills ang naiambag together with Venus. Pero ito guys, ha, KDA machine, look at this. 8 assists. Wow! 100% actually, siya talaga yung nagdi-dictate din ng tempo dito. Pero bottom lane, direkado yata si Wise. Kina-target nila, pero ayun, naging spaceship. Pero hinarangan! Oh. Gandang block na meron ngayon side ng ONIC. Pero nag-dipper si Haji. Kailangan na ba mag-back ng ONIC? Pumasok si Venus! Eto na! Oh. Ay, naku po, Venus! Inatake lang si Marky KO! Pero dalawa na mawala sa side ng Team Blacklist International dahil nasa likod pala si Haji. Si Kyrie pala! The assassin! The present! Tumatakbo ngayon si Haji! Kyrie is here! Sob! Prang gandang slow! Grabe yun! Para hindi siya maabot. Off angle para dito kay Haji. Pero tatlo nakuha ng ONIC. Tapos pwede nang kuhanin dito yung Lord Objective. Oh. Dederecho and ONIC ang makakakuha nun. So napakaganda play mula sa ONIC Philippines. Sa ito yung ginawa nila nung mag-ulti na si Wise. Si Marky na malayo, siya yung tinarget. Sabi niya, okay, nag-switch account siya doon sa teammates niya. Makikita natin sa replay brought to us by Oppo. Eventually, si Venus ay itutulak muna ni Marky kaya nakapag-damage muna siya bago siya namatay. Tapos sa likod, nandun si Kyrie. So, ang ganda bigla nung collapse ng ONIC Philippines. Imagine, si Marky, tinanggap niya yung suntok ni Wise instead na lumayo. Yeah. Kaya napatay nila si Wise. Tapos, yung sinasabi natin kanina, Hurricane Dance dito ni Bimo, ginamit niya rin ng mainam. Oo. Against Aldous kanina kasi nailayo niya rin doon sa real world manipulation ni Haji and the ONIC. Ito yung sinasabi natin, pinaliit nila yung mapa ngayon ng Blacklist. Lumiit ang mapa ng Blacklist and Marky, like what Wolf said, tinanggap yung sapak ni Wise. Ang bagong bad boy. Grabe. Ang bagong bad boy sa MPL. Mr. the bad boy eh, no? Mr. bad boy. Medyo bad boy, Marky. Medyo bad boy, Marky. With 4 Wise. Ay, nako. Okay. Entropy in para kay Marky. Medyo magkukulapsa naman ngayon. Halapan. Edward, naghahanap ng kanyang ngert niya din. Pero sino yun? Nagka-cancela na. But Haji with the super slows. Nandun si Dlarski na nasa bandang gilid. Nauntok na. Hindi na siya makawala sa ring. Nasa loob na siya. Pero mukhang itutuloy pa rin ng ONIC. Nag-golang ONIC ng laban daw. Laban lang sabi nila. Pero aatras muna as a Blacklist. Sabi nga ng mga players, nice death. Nice death para sa Blacklist. Napakagandang death kasi usually pag level 1 Lord o yung unang Lord, gusto mo masira agad yung inhibitor turret, pero pinili talaga dito ng Blacklist International na madepensahan at hindi makalapit dito ang ONIC. Yes, here we go. Ngayon ONIC, ang medyo problema nila is kapag ka napasobra ng lalim kasi may tendency dito si Bimo at saka si Dlarski since nagpo-front na rin si Marky, so yun yung medyo kailangan nilang bantayan. Si Dlarski kasi iniisip niya lahat ng hero niya, Uranus eh. Ganun. Kahapon na panood natin, Esmeralda, di ba? Pinang-zone out niya. Nagkaroon din ng Uranus game. Ito naman, Paquito. Yeah. So, yun yung kailangan na bantayan ni The General dito. Oh my. Dlarmy represent. Dlarmies, I mean. Isa sa mga main role talaga ni Dlarian. But Chantel, like what you've said, lumiit yung mapa bigla ng Blacklist. What are the win conditions ngayon? I mean, biglang akala natin Blacklist yung early game. Nasa side na ng ONIC. How can Blacklist turn this around? For Blacklist International, kailangan lang nilang gawin magkaroon ng Detonas welcome dito si Edward. Kahit si Dlarski makuha niya, actually kahit Bimo, basta lang ma-disrupt dito crowd control. Kasi pag nagbitaw-bitaw dito or pag nagsabay-sabay yung mga skills ng ONIC, instant burst agad para sa kanila. Pero Blacklist International, pag na minus 1, tapos mag-target si Wise ng chase fate niya sa pwede niyang i-one punch na target. Ulti, napakadali para sa kanila. Yep. And for me naman, ang pwedeng gawin ng Blacklist is very simple. Kailangan lang gamitin si Haji para mag-wave clear. Gamitin din lang si Edward. So, dalawang heroes na maganda yung depensa. And then, Ohe, pwede siyang mag-surprise ng Ruby DD play. Mm-hmm. And of course, si Wise yung tatapos ng laban. So, actually, yung Blacklist International, pwede silang mag-tease Pogi. O kaya, tease ganda. Pwede rin. Pwede rin. Para kay Ma'am Shu. Para kay Ma'am Shu. Para kay Ma'am Shu. Pero let's see, as ONIC will try to shock the game. Oh, conceal. Oo. Oh. Biglang liko. Minsan nakakagulat yung mga ganong conceal. Oh. Minsan pinang-fake yun eh. Nakala mo, magsiskill, pero hindi naman pala. Pagka lumingo kasi, medyo delikado pag ipinilit mo din na pumalaga. Pero kinagandaan dito, Blacklist International and ONIC, bumabagal na.
kanina kasi talagang ready sila for laban kung laban. Laban kung laban kanina eh. Pero ngayon nararamdaman nila na delikado na basta-basta na magti-team fight sila ngayon sa laro. Kalmado muna. Pero si Baloyski, meron na siyang black shoes. Meron pa siya ngayon na winter truncheon. Double saving mechanic for Baloyski. Thank you sa pag-point out niyan, Chantel. Na again, Wise, even though ang ganda ng early game, napa-early yung damage ng Aldous, is ang daming saving mechanic again ng ONIC. Tama ba ako? Yes, and for ONIC dito, since marami nga sila nga saving potential, pwede lang gamitin nyo na pang bait para mapilitan dito pumasok ang Blacklist International. Ooh! Speaking of pumasok na clicker si Baloyski. Ayun, nagamit na actually, but Haji tinatarget siya. Nag-winter tension na si Baloyski. Saving mechanic! Si Oheb ngayon, ang brilliance na pa-out. Mag-isa si Tlarski. Meron nandun din si Bimo. Sorry, si Kyrie pala yon. Habang si Baloyski mawalad doon sa panang gilid. Nandito na si Wise na sumasabaksa pa. Double kill para kay Wise. Si Tlarski ngayon ang kanila main target. Tumatakbo na si Tlar. Immortality popped. Pero pinagkaisahan na siya. Triple kill para kay Mr. Wise. Si Bimo pa ay matitira. Sasabakin pa rin pa. Hindi naabot si Wise. Habang si Haji. Haji! Kamuntikan si Bimo. Eve na numo-normal hit. Grabe. It is ube time. Sabi sila ng Blacklist International. Talaga hindi sila nagkalas-kalas during that time. And ONIC, sila naman ngayon ang babawian ng Blacklist in terms of the push. Nakakuha nila yung Lord. This is an enhanced Lord. Napakabilis para sa kanila na sumapak sa pack dun sa mga turret. Yung flank na meron na ginawa si Wise, Wolf, and Chantel. Pero again, yung zone. Look at the hero damage. Ooh. Outputs. Haji. 57K. By the way, pangatlong game pa lang ni Haji ito sa Eve dito sa ating season. So far, 2-0 para kay Haji on this Eve. So at 12 assists! Kompleto yung mga manual ni Haji sa Eve. User grabe. Manual. Ibang klase. The KDA machine is here. Here we go. Nasa bottom lane si Nawise. Onik biglang dumipensa. Pati yung camera, naramdaman nyo, biglang parang umusog. Sumabay dun sa tira nung ni Marky dun sa Nathan. Pero yung ONIC, napakaganda depensa ulit para sa kanila. Parang ganun din ginawa ng Blacklist International kanina. Pero kinagandahan ngayon, Blacklist International, napakadaling mag-setup ng play para sa kanila. Since meron silang Haji dito, now at 12 assists, wow, Haji, 100% KDA ngayon sa laro. KDA machine. And kanina din, siya halos ang MVP sa mga laro. Hindi siya makita ni Kyrie. Kanina pa siya inahanap ni Kyrie. Ba't ang nagiging dilema ni Kyrie? Si Wise ay nag-chase fate. At ngayon may setup na naman si Aji. Okay, naka-out si Bimo. Nandito si Tlarski. Pero siya yung chinese fate this time. Na yun na nga! Pinagsasabak-sabak na. Hurricane Bimo, Hurricane Dance, trying to split out Blacklist si International. Wise. Pero nandun si Wise! Kyrie! Brilliant out para kay Oib ngayon. Kyrie, nasa ba ng dulo? Hinahabol siya na lima! Takbo, Kyrie! Takbo! Takbo! Abang may lupa, Kyrie! Void Crystals! Haji with a super slow! Ooh, welcome to Matilda Airlines! Binikbit ni Oh My VC Wise during that time and secured kill para sa kanila. Again, Blacklist International, they make it a point to do that overtime. Ngayon, ONIC ang naghahabol sa laro. Maganda sana yung set ni Bimo, kaso yung nga lang Oheb. At nag-goal ang Reyna ng game. Nag-goal ang Reyna na tuloy ang laban. Dalawang wala sa ONIC. Pasagan Tower and Haji talaga. Oh my God. Iba. The machine. Kumbaga, kahit yung real world manipulation niya dito, parang naging machine na rin. For Blacklist, kakagamit niya lang kanina, nagamit niya ulit. And ito yung delikado for ONIC. Ang pinakakailangan nilang iwasan is yung mga moments na pinipilit nilang pumunta sa likod. Yes. Kasi yun yung strength exactly ng OB eh. So tinry ni Dilarski na i-cancel yung ultimate doon ni Haji, pero parang hindi rin yun napaganda. Pero siyang winter trance yung tapos flicker play. So naging safe naman siya. Yeah. And then Wise, inipit siya ni Bimo papunta doon sa tore ng ONIC, pero parang napasama pa kasi parang lalo pang nakasuntok doon si Wise. And that meant na nakapag-push ang Blacklist. Ang pinag-uusapan natin kanina was the late game of Blacklist International. You have Aldous Wise, you also have the Lunox on Oheb, but one guy, Haji, making it easy for his course. Yep. Hajiji easy for his course. Exactly. Yes. Iba dito eh, si zone eh. Iba yung
mental stability actually dito ni Haji, kasi may mga moments na napakagulo ng team fight, pero makikita mo kung saan niya dinadala yung mga bitawan niya dito for the real world manipulation. Kumbaga silang dalawa ngayon ni OMIV ang nagdi-dictate kung sino ta-target, and minsan kasi OMIV tagapagligtas na siya ngayon. Tagapagligtas eh. Oo nga eh. At alam ng ONIC to. Alam ng ONIC, okay, kailangan, tama ka siyang tele. Kailangan natin kunin yung likod. Kailangan mawala yung zone na meron. That's why umaabot si Kyrie doon sa dulo. Na, talaga lumikod. Oh no, okay, si Wise. Si Wise na ipit. Ito ang kanilang target. Andito si Naohi for the save. Wise, meron siya immortality ngayon. Pero mawala yung immortality. Ito si Naohi for the brilliance. Pero si Han, iba rin. Swipe in, swipe out. Habang si Kyrie siya naatakiin. Pero lumipad na naman ang tagapagligtas na si Venus. Kyrie tumatakbo na. Si Edward, nginort-ngort. Yum, yum, yum. But Haji with another kill. Haji is alive. Hindi na pala. Si Kyrie malalasit siya. Pero si Baloyski. Tumatakbo. Dumidepensa na lang si Bimo Supremo. But that is still Blacklist International getting three kills. Ooh. Haji, for the first time, finally, nagkaroon ng death thanks to Kyrie. At Kyrie, uy, di Bimo, pumipwersa na lang. Mainit. Pero ang unat pa rin, lumipad ang Reyna. Bimo, immortality. At mukhang makakapagdepensa pa rin si Kyrie. Wow! Okay. What is happening? Kailangan talagang dumepensa dito na ONIC, kasi yun nga lang, ang pinakadedepensa lang sa kanila, una mabubuhay si Marky. Okay, meron silang pag-clear na minion wave. Grabe. Pero sira ang inhibitor turret. Grabe dito yung Blacklist International, yung Ruby DD play ni Oheb. Actually, just to save his teammate, ganun kagrabe yung teamwork pa. Secured kill para sa kanila, pero ito na. Yeah, I think that was also a desperate, I think that was a desperate attempt na rin ng ONIC eh. Uh-oh. Ang ganda ng punto ni Chantel na Blacklist was close. Isang lane lang. Nito. Isang lane lang. Kaya na-protectahan ni Oheb ng todo si Wise that time. Sobrang bilis na Lord take. For sure, may Lunox. Op! Pero napakabilis ng Lord na yon. Okay. As Blacklist, finally, another Lord. Ihintayin nila to this time. Nung nakuha din ng Blacklist yung Lord, may mga nakagamitan ng Cyclone Eye. Pero sabi nila, kinuha namin yung Lord para itry na tapusin yung laban. Kaya hindi rin sila nag-engage. Actually, napalalim si Bimo during that time. And ONIC, ang kailangan nilang gawin ngayon is as much as possible, yung shadow energy dito ni Baloyski is maging dual purpose. Clear na minion wave, tsaka mag-deal ng damage para create lang dito si Marky. Kailangan niya mapatama ng maayos. Mm-hmm. It's Baloyski na may pressure dito to use that wisely. Yep. Napakahirap na defense ito para sa ONIC. Ang wave clear lang nila ay Lilia. Here we go. Maybe itong Nathan, it's gonna be very difficult. Blacklist in the advantage. Si Kyrie na sumed ng ligilid. Labang si Kyrie nandito, si Wise sa baba, naglabas na naman. Diamond para kay Haji. Ooh. Haji ngayon ang pinapanatan ni na Kyrie. Pero tinatayuan lang siya ni Haji. Habang si Nakobal Drolarski with the flicker out. Yun na yung paglipad ni Venus ngayon. Si Baloyski ang main target. Gamit ng Glooms. Eto na naman. The Donuts welcome. Pinasa. Eto ay of course nag-iisa na lang siya, Kyrie. Ooh. Hindi na siya nabuhay pa. Nawala yung mortality at mukhang yatap ang the present. Is he Wise? Tapos. This is or is it? GG, well played, game number Edward! One. Woo! Para sa side ng Blacklist International. Blacklist International, iba talaga yung teamwork nila.